I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, isang low pressure area ang nabuhos sa silangan ng bansa nitong Sabado. At sa huling taya ng pag-asa, namata nito sa layong 160 kilometers sa may kanluran, hilagang kanluran ng Coron, Palawan. At dahil nasa dagat na muli ang LPA, posible po itong lumakas at maging isang ganap na bagyo. Sakaling mangyari ito, tatawagin itong bagyong Jolina. At base sa wind map ng Weather Central, posibleng lumabas ito sa Huwebes o Biyernes. Pero pag-iigtingin po nito ang hanging habagat, na siya namang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. Ayon naman sa pag-asa, nakapaloob din ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakakaapekto rin dito sa Visayas hanggang dyan sa Mindanao. Batay naman sa data ng Weather Central, patuloy pa rin ang katamtamang lakas ng ulan dyan sa Luzon bukas. Pero dapat maging I am ready ang mga taga Mimaropa at Bicol Region sa mas malalakas na pag-ulan. Malaki rin ang posibilidad ng mga pag-ulan o thunderstorm bukas dito sa Metro Manila na kung saan 100% po ang tsansa ng pag-ulan lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. At sa Visayas, katamtamang lakas ng ulan din ang inaasahan sa malaking bahagi pero ang western section magiging maulan lalo na dyan sa Boracay, Iloilo hanggang dyan sa Bacolod. Mahina hanggang katamtamang pag-ulan naman ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao bukas pero posible pa rin ang mga thunderstorm na daladala ng ITZZ. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.